ihmisiä on aika. Tämä rahil, tämä on usein näin. Älä minä, kun vaatii, että ikinä kiinni tee ruusi, että ruusi, että on tämmöinen teksti. Kyllä niin vahvasti. Rahil, minä kävin tämmöinen Jesus, joka näin jälkeen tämmöinen. Ai vielä. Tässä gaalit hänen Jesus, minä kiinni, että tämmöinen teksti. Kyllä minä vaataan, kun hän on vahvasti. So, sa maraming paraan na itinatang din natin ang pag-service. Siguro ilagay ngayon natin ang isang istorya sa year 2017. Na may isang nag-drive na lalaki na kasi yung sigil. At kanyang pagsigil-sigil, nagmamadali siya, ay mabagal na nasa harap niya. Busina siya ng busina, nagmamadali siya dahil naanggit siya na pupuntahan siya ng masabi. At nagkataon, sa intersection, sa bagal, nangyari siguro, kayo nagmamadali. Nangyari sa inyo, nagmamadali ka, yung nasa harap ng bagal-bagal. At pagdating sa intersection, kayo nakalunod sa green light. At pagsunod niyo, yung nag-red light. Sa galit niya, mura siya ng mura. Ginagano niya yung manubela, ginagano niya yung dashboard, nag-keper siya, lahat ng mura yata, lupa sa kanya. Ibig. At nilamitan siya ng polis. At sabi ay, pero, na-arrest ko po namin. Saan kala sa pagmura? Hindi ho. Karnapi. Bakit? Kotsi ko to. Parang kotsi mo uga to. Pero dahil, ayon ko sa inyong lagayan ng plate number, may nakalagay na dyan 360. At sa harap ng hood nyo, may nakalagay na www.wwjd. At sa inyong rearview mirror, may nakasabit na rosaryo. At sa likod ng inyong window, may nakalagay na all life is sacred. At kasama pa nun ay meron kayong ugis ng isda. Nakalagay doon. So, akala ko po eh, sa inyong pagmumanin, akala ko po karnaper kayo. Ano nga po ba makalay? Kayo? Eh, isa ko pong pare. Muli na ako sa wedding. So, sa maraming paraan, no, para tayo, si Peter, na itinatanggi natin ang Panginoon sa pagka-drive, sa pagsasalita, at sa maraming bagay. Siguro ang lesson sa atin ngayon ay regard to yung integrity, yung kalisa ng ating hindi naman masama yung palamuti sa buhay, di ba? Pero at least yung mga palamuti yun ay masusundan ng pinaka-importante bagay na puso natin para sa Panginoon. At sa pagbulbulay-bulay ko nga, nakita ko yung pinalawa ko lang ang aking imaginasyon. Na si Pedro ay nawalan niya lang. Iliwan niya yung trabaho niya. At yung kanyang inaasahan na Panginoon na kanyang pinuntes, di ba? Tubig sa you are the Christ, Son of the Living God. Yung kanyang pag-asa. So, in short, sabi ka ni Tubig, parang, you know, the rug was put under his feet. At, si Pedro, karamihan siguro maraming Pedro sa ating pamilya. At ito yung na-impress sa puso ko na at that time, siguro kailangan ni Pedro na someone to talk to. Someone to be listened to. And siguro yun ang assignment natin this day or this week na to look for the ether around us. Na maaaring nawawala ng pag-asa, nawawala ng tinanggi nila ang Panginoon sa maraming ibang klaseng pamalasa. They lose hope, pag-asa. And sa ganit pa naman, ay siguro kailangan talaga ng Pedro na taong pamilihin sa kanya kahit siya'y nagkasala. At sana'y maging ganun tayo sa mga Pedro sa ating pamilya. Amen. At pinapaalala na sa atin na sinabi sa Santiago na
We are weak to eat, slow to speak, and slow to understand. So this day let's be weak to be the voice, the purpose, the purpose of what we have around us. At dito natin ma-apply din yung Romans chapter 12 on Sunday. Be devoted to one another, brothers and sisters. With